Live na live po tayo ngayon sa ating Love Radio PH app at syempre sa ating Love Radio Manila Facebook page. Ayun. Facebook. Hello? Hi, Julianne. Hello po. Yes. Kanina sabi mo mayroong kakakwento about sa iyong love life. Ano nga ba iyon? Naiiyak ako ng tanong. Nasa kubeta ka ba? Oo. Iihi ka ba? Hindi. Nasa water. Nandito lang. Oo. Lapit mo yung kung ano man yung mic mo dyan sa iyong bibig para hindi masyadong ma-echo. Okay na po. Okay na. Sige. Okay na ba? Hello. Uh-oh. Ayan. Sige. Hello. Julianne. Oh, sige. Kwentuhan mo naman kami tungkol sa iyong ex. No. Actually, hindi ko masabi na ex siya. Kasi... kasi ganito yung LDR kami, tapos nasa Bicol siya, then 2 years na kami. Magti 3 years na. Tapos yung nito lang, itong month lang na to, parang nagkakalabuan na kami na wala na siyang time. Tapos pag nagdudumal ako ng time sa kanya, lagi yung sinasabi, busy siya sa school, kasi ganito siya. Mm-hmm. So, parang ako, so sabi ko sa kanya, sabi ko, okay, sige, ako mag-a-adjust para mag-work lang yung relationship namin. Mm. Tapos, nitong nung November 1, pumunta sila ng cemetery kasama yung family niya. So, naiintindihan ko yun. Kumbaga, parang, okay lang, hindi ka mag-test kasi family affair, bandit, ganun. Pero, at least, malaman ko na kung ano oras pa naka-uwi, di ba? Ay, paso, yung pinsan niya na best friend ko is ka-text ko that time. Mm-hmm. Tapos ay magbibigay ng info sa akin na kasama doon nila yung boyfriend ko. Tapos parang ito isip ko, samantala ito pinsan niya, nagbibigay ng information. Ano yun? Ah, sige. Julianne, medyo lumalabo na yung linya natin. Sige, ang sabi mo, nagpunta siya sa cementeryo noong November 1 at kasama yung family. So, okay lang sa'yo yun kasi naintindihan mo. Okay, tapos, anong nangyari? Tapos yung kinabukasan, tinanong ko siya, sabi ko, ba't hindi ka man lang nagtagsahan na naka-uwi ka na pala? Samantala yung pinsan mo, na-text ko, yung nag-text sa akin na ganitong oras ka umuwi. So, gising ka pa nun, tapos ako, naghihintay ako ng tatlo mo. Pero, ni Honha, wala. Samantala nga, late before na, good night or any comment. Meron. Oo. Tapos, ang sabi niya sa akin, puro low kasi ako, parang puro low ako, demand ng oras sa kanya. Siyempre, nalitin ako, mag-demand talaga ako. Mm. Tapos, nag-away kayo dahil doon? Tapos sabi niya, may pagkiwalay na lang ako sa'yo kasi narasaktan lang kita. Oo. Oh. Yan bang pag-aaway nyo na ganyan, madalas yung pag-awayan niya, yung nagde-demand ka sa kanya na bakit di mo ko tinatext, ba't di mo ko tinatawagan? Hindi ko lang, nung beses niya na, yung gumagawa niya sa landisip, ayun lang. Tapos, pero, landisip naman, okay naman kami, alas araw-araw, usap, text-tawagan. Okay. Julianne, paano mo ba sinasabi yung mga salitang, bakit di mo ko tinawagan? Doon ba sa paraan na ninanag mo siya, na naiinis siya or napipikon siya, or sa lambing na side na, bakit di ka man lang tumawag? Kasi syempre magkaiba yun lalo na sa mga lalaki. Ang mga lalaki ayaw nila ng ganyan mga babae. Totoo yan. Diba? Mabunga nga. Oo. So sa paanong paraan mo ba sinasabi? Kapag... Kasi ako, pag hindi siya nagtitest, sabi ko, hindi ka nung na-open kick account niya sa Facebook na na-open ko. Tapos, sa iba, nakakag-chat siya, pero yun sa akin. Hindi, yung tanong muna namin, paano mo sinasabi, sa paano paraan? Pagalit ba yan o palambing? Yung totoo ha, Julianne, yung totoo ha? Nagalit ako, syempre. Ah, okay. Siya ba yung tipo ng taong sensitive sa ganyang bagay? Yung ayaw niya nang ginaganyan mo siya? Oo, ayaw niya doon ng ganun. Mm-mm. Eh kanina, Julianne, kasi nabanggit mo, nasabi mo, ikaw na lang yung mag-a-adjust para lang... Di ba nabanggit mo, sige, ako na lang yung mag-a-adjust para lang matuloy yung relasyon natin. So siguro, pinanghawakan niya yung sinabi mo yun, na sinabi mo na mag-a-adjust ka, pero, but still, kapag hindi siya nakatawag, yung paraan mo ng pagkatanong sa kanya,
in a bad way or in a bad manner, pwede mo naman sigurong sabihin na, babe or love, di ka na naman tumawag, nag-intay ako. Alam mo yun, minsan kailangan natin magpigil ng mga ganun, lalo na kung magkaiba yung personality niyong dalawa. Di ba? Alam mo, Julian, kitang-kita ko yung sarili ko sa'yo. Yon! Exactly lahat ng reklamo mo yan, din ang reklamo ko sa ex ko. Yung bawat man sarili. Banatan mo, Kara, banatan mo, banatan mo. Nafe-feel kita. Pero syempre, magiging objective tayo. Hindi naman pwedeng sabihin ko na, hindi, tama yan, Julian. Sige, o sige. Dahil relate ako sa'yo, ganyan-ganyan din ako, Julian. Okay, share ko sa'yo ha. Yung ex ko, ayaw niya nung ganyan. Yung pag magsasabi ka na, ba't di ka tumawag, nagagalit siya kapag sinasabi mo in a way na hindi maganda. Gusto niya yung laging may lambing kasi kapag sinasabi mo nang, di ka na naman tumawag sa akin, bakit ganun? Pwede ka namang tumawag, di mo na magawa, isang ganyan-ganyan lang. Naiinis siya at yun yung nagpapalayo sa kanya sa akin. So na-realize ko, wala akong magawa eh, kailangan ko mag-adjust dahil naiinis siya sa ganoong paraan. And yung sinabi mo nga na tuwing mansari, ikaw lang din yung nag-e-effort. Naku, ganyan-ganyan din ako. Ako din yung nag-e-effort. Tuwing mansari, ako lang din nakakaalala. Kasi ang dahilan naman niya, hindi raw siya yung tipo ng taong ganun. So naintindihan ko at the end, at matagal bago ko naintindihan, na magkaiba talaga kami ng personalidad. At sa relasyon, kailangan talaga na merong mag-a-adjust. At kapag yung partner mo medyo hirap mag-adjust, ikaw kailangan mo mag-step forward kahit isang hakbang para mag-adjust. And then kapag nagkapag-adjust ka para sa kanya, pag okay kayo, sabihin mo sa kanya na mag-uusap kayo na masinsinan, yung pareho kayong peaceful, sabihin mo sa kanya na nag-adjust ako para sa'yo, sana naman this time may gawin ka din for me para tumagal tayo, yung mga ganun. Kasi hindi mo siya pwedeng banata ng hindi kayo okay. Ano yun? Napag-usapan na rin namin yun, na nag-okay graduate na naman daw, dun daw siya babawi. Eh, yun naman pala. Lalo na ngayon thesis. Di ba mahirap ang thesis? Di ba? Tapos na. So, hindi pa rin siya bumabawi. Tapos, ang sabi niya, parang bumabawi. Tapos, ano, maraming naman yun. Mm-hmm. Kaya lang, naiintindihan naman kita, Julian, masakit talaga yung ganyan. Yung halimbawa, na-feel mo na parang ikaw na lang lagi. Kaya lang ang tanong, kaya mo na bang mawala siya? Hindi, syempre. Okay. Hindi mo siya kayang mawala. So, kung hindi mo talaga kaya mawala yung taong nagkukos ng sakit sa'yo at ayaw mo rin naman siyang iwan, anong dapat natin gawin? Hindi. Or mag-adjust ba ako? Kasi Julian, ikaw nagsabi. Kasi kung sa ibang tao tatanungin yan, halimbawa, lagi ka nalang nahihirapan, o di, tama na, sumuko ka na, diba? Eh kaya lang, hindi mo kaya. Yun nga ang tanong, kaya mo ba? Bitaw na. Kaya mo ba yun? Yun talagang mahirap. Yung hindi mo kayang bumitaw at kailangan mong tanggapin yung taong yun hanggang sa magbago siya. Yun yung pinakamahirap na part. Well, love is sacrifice. Kailangan mo muna mag-sacrifice kung hindi mo kayang bumitaw. Ikaw talaga ang magsasacrifice. Hanggang sa dumating ang time na siya ay matutunan yung mga ways mo. Hanggang sa ma-realize niya, hanggang sa ma-appreciate niya, at hanggang sa magbago siya. At kapag dumating na yung point na yon, siguro naman, magiging malaking reward yun sa'yo kapag nakita mo na yung pagbabago niya. Pero sa ngayon, hindi natin pwedeng madaliin. Kasi ikaw, yung pagkatao mo, ma-effort ka at siya hindi. Hindi natin pwedeng ipilit sa kanya na mag-effort ka naman sa akin, kailangan ganito ka din sa akin. Iba kasi kayo eh. Hindi naman ako actually nag-effort sa kanya before eh. Ayun, so may bago na. May trust issue. May lumabas. Na issue. Paano na po ang trust issue na ito? Kasi LDR kami. Tapos dito kasi may hindi na nag-work. So, nasa province siya. Tapos,
Wait lang muna, before you start, to make it clear, nakita na kayo sa ng personal, no? Oo, oh, nakita. Oh, nakita na kayo. Sige. Kasi, mag-classmate kami, high school. Tapos yung pinsan niya, best friend ko. So, ikaw ang lumayo, o siya? Hindi. Kasi, nandang ngayon, high school pa siya, nag-aaral pa kami pareho. Tapos yung family ko, nag-transfer din sa Manila. Umuwi na lang kami ng probinsya namin. Bakasyon na lang. Okay. So, ikaw nga ang nag-iba ng lugar. Okay, continue with the story. Paano nabuo ang trust issue na yan? Nung ano, binigay ng inom kami na sabi ko, uuwi ako sa amin para ano, para magkita lang kami after na ilang taon na hindi kami nagkita. Tapos, sem break nila, tinawag ko na sem break para may time siya. Tapos, one week before ako umuwi, nag-chat sa akin yung pinsan ko na kabarangay din namin. Tapos, kapit-bahay lang ng boyfriend ko na sabi niya, magpapatulong lang daw siya project. Eh, kasi same school lang sila. So, siyempre, ako pa natagaw kasi pinsan ko eh. Tapos, ayun na. Tapos, hindi wala na akong balita. Mm. Sige lang. Hello? Sige. Nakikinig kami, te. So, oo, sige lang. Saan pumasok doon yung ano? Oo. Tapos, di wala na akong balita. Di umuwi na, di naka-uwi na ako doon. Yung first day ko, okay kami. Dandun ako sa bahay ng pinsan ko. Which is, pindihin yung pinsan ko na ano ah, na nag-chat sa akin, iba. Tapos, the next day, sabi niya, punta daw ako sa bahay nila kasi gusto daw ako mamit ng family niya. Di, bago kayong pumunta, kami din sa bahay ng boarding house ng ate niya kasi nandun yung motor na gagamitin namin. Sabi niya, kunin mo namin. Yun lang, kami dalawa lang na, kasi yung ate niya nasa work. Sorry na siya ng sorry sa akin. Tapos, gulon ako kasi hindi naman kami nag-away, wala kami pinagtabi nito or ano man. Sorry siya ng sorry. Tapos, sabi ko, problema? Tapos, umiiyak na siya, nasiyakap niya ako. Tapos, ang sabi niya, may nangyari doon sa kanila ng pinsan ko. Oh! My gosh, may revelation pa pala. Kaya naman pala ganyan ka din magalit. Well, kung kinuwento mo yun kanina, mas maintindihan namin na demanding ka. Oo, may pinagugutan kasi siya. Nagulat ako. Sabi ko, hindi ako nang pagkita ko. Mga nalilimig ako, no, nalilimig ako. Kasi hindi ko nagawang magalit sa kanyo or pagsinitaan siya na kahit ano. Kasi talaga parang nakasalala lang. Tapos siya, iyak lang yung siya, nag-iyak sa harapan ko, no. Tapos, ay, sabi ko, uwi mo na ako. Sabi ko, magbibihis ako, palimbigo ako bago tayo pumunta sa bahay niyo. Kasi ngayon ko ang family niya. Tapos, sabi niya, ayaw niya ako payagan. Sabi niya, uuwi ka na. Iwan mo na ako. Sabi niya, bago ka umalis, isettle mo na natin ito. Hindi ako umalis kasi parang yung, bigat na yung paramdam. Kasi ko, kailangan ko umalis. Kumbaga, ayaw ko makita niya na nasasaktan ako, naiiyak ako, na inipempel ako magwala. Galit. Tapos, inuwabas ako, para yung assurance niya na babalik ako is iniwan ko yung wallet ko pati yung phone ko sa kanya. Tapos, punta ako doon sa bahay ng pinsan ko. Then, nagtanong yung pinsan ko sa akin. Sabi niya, but bigla kang namunin dito. Tapos, parang naramdam niya na yung mata ko na isang may alam ka na. Oo, may alam na ako doon. Tapos, ang ginawa ko, pinansya ko ng CR. Nasabi ko, maniligo ako. Doon lang ako umiyak. Tapos, walang alam yung pisan ko sa nangyari. Kasi, ayaw ko magkwento. Ayaw ko magkaroon ng, ayaw ko pag-isipan nila ng masama yung boyfriend ko. Kaya, wala akong pinagsabihan na iba para hindi lang maniligo masama yung image ng boyfriend ko sa ano isang opinion. So, ang ginawa ko, umiyak lang ako umiyak na doon after 1 hour. Sabi ko, okay na ako. Humiga ako nung wala din. Okay na ako. Tapos, nagkasalisi kami kasi sinundan niya pala ako doon. Tapos, nandun ako sa bahay. Kumbaga, nakarating na ako sa boarding house ng ate niya. Tapos siya, dumating naman doon sa bahay ng pinsan ko. Tapos, akala niya, tinatago ako ng pinsan ko. Ang akala niya, nagsumbong ako sa pinsan ko. Pero wala talaga ako kinapwede ko. Tapos, di parang nakatulog ako. Siguro sobrang sawa din. Nakatulog ako. Tapos, siguro mga 30 minutes, 1 hour lang dyan na siya. Tapos,
Alam mo yun, parang walang nangyari. Pero sorry pa rin siya na sorry. Pero parang hindi ko nakuha ang balalit. Okay. Pero after nung pangyayaring yun, nung nalaman mo na may nangyari sa kanya at dun sa... Pinsan. Pinsan mo to, di ba? Oo. Okay, hindi mo inaw yung pinsan mo. Hindi. Kumbaga, nagpagkap ako na kunwari. Nawala kang alam kunyari. Ah, okay. Ikaw pa yung ano, ah, nagtiis dun sa part na yun. So, ibig sabihin ate, malaki na rin pala talagang kasalanan itong jowa mo sa'yo. Tapos, after nun, di pinatawad ko siya, diba? Di okay kami November. Siyempre, sila October last week. So, dumaan yung November. After, kasi 1 week lang yung vacation ko. So, dumaan ng November, December. Pagdating ng January, dun kami nag-aaway. Kasi, ano, parang ayun nga, nagbabago na naman siya. Wala na naman siyang time. Tapos siya nun, sabi niya, may problema. Kasi, paano problema mo? Tapos sabi niya, mag-fish na yung pinsan ko. Ano? Meron pa ulit time. Revelation. May pasabi pa. Unti-unti eh, paakyat. Tapos siya daw yung tinuturo na tatay. Eh, tapos siya sabi niya, hindi ako, hindi talaga ako. Kasi at before na mag-text siya sa akin, ang gusto niya magpasama sa boarding house, nag-break sila ng boyfriend niya. Tapos may nangyari sa kanila. Kaya imposible talaga nga ako. Sabi, oh my sabi, God. Tapos, ano, siyempre ako, okay, sige, sige, niniwala ulit ako. Tapos, nagpa-investiga talaga. Ang sinabi ko na dun sa best friend ko na pinsan ng boyfriend ko. Sabi ko, tignan mo nga kung lumalaki yung child, kung sino boyfriend niya o sino kasama. Tapos ang sabi ko, di, ano, mga 7 months na, imposible hindi lalaki siya, di ba? Mm-mm. So, ang sabi nung, ano, nung best friend ko, na pinsan ng boyfriend ko, flat daw, eh, payatot yung pinsan ko. As in, siyempre, eh, mga lata mo pag umusbo yung chan, di ba? As in, wala talaga flat-flat. Tapos, nag-stop na rin doon sa pag-aaral yung pinsan ko na babae. Tapos, wala. Hindi talaga lumaki yung chan. Tapos, sabi ko, napapatanong ako, sabi ko, anong purpose niya? Tapos, nagsisinungaling siya. Nagsinungaling siya ng kundi siya. Tapos, yung tuloy niya sa tayo, yung boyfriend ko. Tapos, linakbel niya pa yung boyfriend ko na ang sabi, wag na ipaalam sa akin kasi once ba na malaman ko, magsusumbong daw doon sa tatay ko para masira daw yung image ng tatay ng boyfriend ko, mga galit sa akin ng boyfriend ko. Ganun yung kwento. Tapos, sabi ko, anong purpose niya? Ba't kailangan niya i-blackmail yung boyfriend ko? Eh, hindi naman galing ka. Okay. So, Julianne, ngayon, okay, hindi kayo okay ng boyfriend mo, di ba? Okay, so may hugot ka naman pala kung bakit ka nagaganyan sa kanya, kung bakit ganun ka nalang magalit every time na hindi siya nagpaparamdam or nag-i-effort, kasi malaki na rin yun na isacrifice mo pala. Ngayon, Ate Julianne, ikaw ba masaya ka pa ba sa relasyon na meron ka ngayon? Yes or no lang, masaya ka pa ba? Hindi. Alam mo, Ate Julianne, kung hindi ka na masaya, marami ka na rin namang naibigay, marami ka na rin namang sacrifice at pagpapatawad. Actually, malaking ano yun ha, malaking factor yung ginawa mo, yung pagpapatawad na ganun. Diba? Dapat nga mas bumawi siya sa'yo nung pinatawad mo siya. Mas doble ang effort na gagawin niya sa'yo kasi hindi biro yung ginawa niya. Pinsan mo pa ang kinarira niya. Ate Julianne, alam mo, kung ako, itigil mo na lang yan. Kasi pag hindi ka na masaya sa isang relasyon, yung love na nafe-feel mo, eventually mawawala yan eh. Pag hindi ka na masaya, lalo na kung may trust issues, lagi nang may awa yan, may banga yan, may pagdududa. Ano na yun eh, continuous na yung ganyan. Ano yun, Ate Julianne? Sabi niya nga, alas araw-araw na daw ako binag-aaway, binag-aaway ako binag-aaway. Mm-hmm. Minsan kasi kapag may trust issues, hindi agad-agad nag-aaway sa umpisa. Minsan na yung, alam mo yung aftershock na tinatawag, minsan after ilang months pa, or kung kailan na ka isang taon, saka mauungkat, saka mag-aaway. Pero paulit-ulit lang yan. Kasi hanggat nandiyan ka sa relasyong mabigat, eh talagang hindi gagaan ang lahat. Umiiyak ka hanggang ngayon. Sabi mo sa akin, kung worth it na talaga yung
relationship natin, magbabago ka, di ba? Eh, ang sabi niya, sa kayo, hindi ako magbabago. Kung mahihintay mo ako, magbabago ako, sabi niya. I think too much na yung nagawa mo, Ate Julian. Lalo na kung ganyan yung iyak mo ngayon pa lang. Diba? Paano nang patutunguhan ng relasyon nyo? Alam mo, oh, yung mapagpapatawad, okay lang naman sana magpatawad eh. Kung ikaw, gusto mo talaga siyang bigyan siya ng second chance, well, buhay mo kasi yan. Kung binigyan mo siya ng second chance, sana naman deserving siya para dun sa second chance, yung worth it siya. Kaya lang kung ikaw mismo nakarelasyon na, nakaka-feel na hindi worth it at hindi niya deserve, eh bakit ka pang magsistay? Kung umiiyak ka lang din, buti sana kung nagbago siya or may ginawa siyang maganda for you. After the divorce ng wedding hour, sabi, tapos, ano, three, wala na, hindi naman nagparamdam, tapos ngayon, hindi ako okay din, wala ka siya. Ilang araw na kalipas. Pero nagpalit ako ng number, tapos kaya siya i-block sa Facebook, hindi ko magawa. Mahihirapan ka talaga sa ngayon, pero ang importante, isipin mo yung future mo. Magiging masaya ka ba kung siya ang future mo? Ikaw makakasagot niyan. Hindi lang puro sa pagmamahal, tumatagal ang relasyon. Kailangan may respeto din, may tiwala. Hindi ko alam eh, kasi yung tiwala, parang hindi ko alam, parang hindi ko alam yung balik. Okay, Ate Julian, yun lang ang masasabi namin para sa'yo. Ang masasabi namin, sana maging happy ka na and sana ma-realize mo yung worth mo as a person. Kasi kahit naman anong sabihin namin, after all, ikaw pa rin na magde-decide kung gusto mong pa mag-stay. Kagaya kanina mo pa sinasabi na hindi ko alam, mukhang hindi ka pa talaga decidido kung iiwan mo ba siya. Oo, magsistay ka ba? Di pa final. Mm-mm. Pero ang masasabi namin, alamin mo sa sarili mo kung masaya ka pa ba sa relasyong yan. Kung hindi ka na masaya, bigyan mo ng chance ang sarili mo na hanapin yung happiness mo kung hindi mo sa kanya makita. May gusto ka bang sabihin sa kanya para maisigaw at maibulalas mo na lahat ng laman ng puso mo? Tulog na yun. Ano yun? Tulog na yun. Saan ka na yung kitig yun? Ganito. May gusto ka bang iparating sa kanya, Julian? Hindi ko alam mo eh. Ayun lang, siguro, ano, medyo naging okay ako ngayon. Kasi nakapag-kwento ko sa inyo. Mm-hmm. Alam mo, Julian, nakakatuwa yan na shinare mo yung love story mo sa amin. Sana nakatulong kami na gumaan yung feelings mo. At totoo yan, yung mga friends mo, makakatulong sila sa yung family mo para mapagaan yung nararamdaman mo. Pero after that, sana take time to realize your worth. Magmuni-muni ka, isipin mo yung mga bagay na ano pa kayang pwede kong magawa para maging masaya. Masastuck na lang kaya ako sa ganitong klaseng sitwasyon? Nahahayaan ko na lang na nasasaktan ako lagi. Masaya pa ba ako? Yung mga tanong na yan, tanong mo sa sarili mo. Ngayon, pag nasagot mo yung mga tanong, gumawa ka ng conclusion para sa sarili mo. Magplano ka for yourself. Bata ka pa, di ka naman siguro, di ba, mawawalan dyan ng ibang pwede magmahal sa'yo, marami pang magpaparamdam sa'yo. Yun ang isipin mo. Respeto mo rin yung sarili mo. Biruin mo, pinsan mo, yung tinalo niya. Dapat after nun, naging masaya ka na eh, kasi bumawi na siya. Pero until now, na-hurt ka. Ibig sabihin, may mali pa din sa relasyong meron ka ngayon. Mag-pray ka para malaman mo yung sagot. Okay? Nilet ko ako, diba? Ha? Nilet ko ako, diba? Ikaw bahala. Ikaw dapat ang mag-design yan. Ikaw mag-weigh in ng mga bagay-bagay kasi ang hirap na sabihin lang namin yung komento namin na kukunti lang alam namin sa kwento ng love story ninyo. Mm-hmm. Basta ang mapapayo lang namin sa'yo, i-weigh in mo at tanungin mo ang sarili mo kung deserve mo pa ba ang ganitong klase ng tao na after ng madami ng ginawa sa'yo, ngayon hindi ka na naman pinapansin at hindi ka binibigyan ng oras.
lagi mong tatandaan, Juliana, bata ka pa. Marami pang iba dyan na pwede magmahal sa'yo, pwede magpasaya sa'yo. At kung hahayaan mo lang nasirain ng isang tao at isang lalaki ang buhay mo, palagi kang umiiyak, may kinikim-kim kang galit, may kinikim-kim kang hindi mo mailabas dahil hindi mo pwedeng i-share dahil baka masira ang image niya, baka pwedeng mahanap natin yung taong magiging proud ka, ikwento lahat ng mga ginagawa nyo dahil lahat yun masaya at tama. Tama. Diba? Mm-hmm. Hindi yun puro kapag tatago. Hindi yun puro pretensions. Hindi yun puro, ay baka, ay wag na lang. Alam mo, Julianne, dalawa lang patutunguhan nito eh. It's either magsistay ka or aalis. Kung magsistay ka, magtiis ka. Kung aalis ka naman, may chance pa para maging masaya ka. Okay? Okay. Sige. Maraming salamat, Julianne, sa pagtawag at sa pagtitiwala sa amin. Thank you.